Ito na talaga yung simula ng coffee montage photoshoot natin gamit tong Siphon Coffee Brewer. What's up guys, Hate here, at ito na talaga yung simula nitong photoshoot natin gamit to. And sisimulan natin siya by group shots. It's been more than a week mula nung sinimulan ko tong i-set up or i-conceptualize tong photoshoot natin. Medyo tumagal siya kasi inayos ko pa or inisip ko pa yung mga ilaw na gagamitin ko kasama yung mga materials na gagamitin ko. Board nga pala to, ano to, Shogi board. Yung Japanese chess, something ganon. Color brown kasi siya, kaya naisip ko na pwede siya dito sa photoshoot natin. So, ito yung mga ilaw na gagamitin natin sa shoot. Meron tayong tatlong ilaw. Ito yung pinakamalakas nating ilaw na nandito sa likod. Ito yung Wheelight Ninja 300. Ang purpose nito is para mailawan niya yung background or yung itong area na to, itong table. And then, hindi siya mag-spill dito sa likod. Itong ilaw na to is meron siyang ano to, rectangular softbox na meron siyang grid, honeycomb grid, para directional lang yung ilaw. Dito lang siya tatama. Pansin nyo, hindi naiilawan yung likod or hindi maliwanag yung likod kumpara dito sa area na to. And pagdating nun dito sa camera, dark na yan or madilim na yan. So itong shoot natin, naisip ko na munan ko muna silang lahat. So, sa madaling sabi, layout yung gagawin natin. Ito pa pala yung isa nating ilaw. Ito yung fill. Ito yung magbibigay talaga ng ilaw sa kanya sa harap. And siya yung pinakamaliit nating ilaw. Kumpara dito. Bali, apat nga pala yung ilaw natin kasi meron pa ako isang ilaw dito sa camera. Pero hindi siya nakaka-apekto doon. Tingnan nyo ah. Pansinin nyo yung ito, yung area to, yung likod. Or kahit alin dyan. Pag pinantay ko tong ilaw. Diba? Hindi naman siya naapektuhan. Ako lang talaga. Kasi masyado lang siyang maliit. Nakalagay lang to sa 8%. So, para lang yan sa akin. Para makita nyo ako. Kasi, ang itim ko eh. Pag madilim, hindi nyo na ako makikita. Pag magli-layout kayo, una nyo isi-set up is yung camera. And titingnan nyo yung frame. Maglalagay lang kayo ng isang subject. Usually, yung pinakabida or yung gusto nyo makita. In this case, ito yon. So, ilalagay mo siya dyan. Ito nga pala yung main camera natin na gagamitin. Nakakabit siya dito sa tripod na may video pan head or video ball head. Video ball head siya kasi meron siyang panning action. Meron siyang lock. And smooth yung panning action niya. Tapos, nakakabit siya dito sa slider. Ito namang slider para dun sa motion natin. Yan. Manual slider lang to. And then, meron siyang Z-plate na nandito para umangat siya. Or kung kailangan ko ng extra extension. Kung kailangan ko siyang medyo nakatilt kasi may balak din akong kumuha ng top shot na nagpa-pan. And then, may ball head para magalaw natin lahat nung gusto natin galawin. Yung nakakabit nating lens sa kanya is yung Fujifilm 35mm na merong 1.4 aperture. And nakakabit to ngayon sa X-T3, Fujifilm X-T3. Madaling araw nga pala ngayon. Ang oras ay alas 4. Kanina pa ako gising mga 2:30. And nag-isip-isip pa ako ano yung gagawin ko. Ito kasi yung best time para mag-shoot dito sa studio. Kasi medyo maingay sa labas. Usog lang natin to. Yan. Nanggaling ko muna tong board. Kasi gagamitin ko lang naman tong board para dun sa coffee bean natin. Since group shot naman to, hindi ko siya muna gagamitin. So itatabi ko muna siya. Yan, lalagay ko muna to sa video mode para ipakita ko sa inyo. So ayan, ngayon pinapantay ko lang muna yung framing. Dinaayos ko yung framing.
ayan, nailagay ko na lahat ng mga dapat kong ilagay dito kasi ito na lahat ng mga pipicture natin ng mga elements. And kapag ganito, yung main subject mo is itong coffee maker natin. So, siya yung nasa gitna. Or siya yung pinaka nangibabaw sa kanilang lahat. Dito sa framing or dito sa pagli-layout mo, makagawa sila ng harmony sa isa't isa. Wow, harmony. Hindi, ibig sabihin dapat nagko-compliment sila sa isa't isa. Ayan, ang settings ko dito sa camera natin ngayon is naka 50 yung shutter speed, 1.4 aperture, and 125 yung ISO. Bakit ganon? Kasi naka-video mode ako kanina. So, babaguhin ko siya. Lalagay ko siya sa mga F. Ano kasi ito eh, wide yung aperture nito or yung opening nitong lens. Kaya, mabokeh talaga. So, lalagay ko lang siya siguro sa mga 1.6. Okay na yun. Para medyo maging sharp pa rin yung edges niya. Or hindi siya masyadong sobrang bokeh. Pero sobrang bokeh-licious na to. By the way, kukuha naman ako ng dalawang shot. Yung isa yung clear silang lahat, tapos yung isa yung nangingibabaw, yung pinaka gusto mong mangingibabaw. In this case, yung coffee maker natin. Lalagay ko siya sa timer, and don't forget to shoot in RAW. So, ayan yung framing natin. Kita mo ba ng maayos? Dark yung background, talagang sobrang dark niya. Again, yung purpose ng shoot natin is for video clip and then photo na rin. By the way guys, meron nga pala akong Facebook page na Hate Photography and doon ko pinupost yung mga photos. Kung gusto nyo makita, like nyo na lang rin yung page and then follow nyo na rin. Yan, medyo dark pala siya. So, wala, kulang kasi siya netong light. So, lalagyan natin siya ng ilaw dito sa gilid. Tama ba to? Ayan, hindi siya kita dito. Hindi pa siya kita dito yung ilaw dun sa frame. So, lalagay ko lang siya. I guess, dito ba nila? Yan pa nga pala, isa sa kagandahan kapag ang ginagamit mo is mga rectangular light. Kagaya nitong softbox na rectangular, ito, rectangular, ito, rectangular. Is yung ilaw niya sa edges, ito, yung mga gilid. Hindi siya bilog, hindi siya nagki-create ng bilog. Yung ilaw niya or yung reflection ng light is, ayan, pahaba siya dito sa mga sides niya. Yun yung kagandahan sa mga rectangular light and very advisable siya sa mga product photography or sa mga ganito. Alright, ngayon, babaguhin ko na yung ano, yung itsura niya. Lagay ko ulit sa video para... Isa pa nga pala sa technique dito sa slider, manual slider kasi itong ginagamit natin. So, hindi siya motorized. So, medyo mahirap galawin yung, or mahirap gumawa ng fluid action. Ang ginagawa ko dito, or yung naisip ko paraan, parang creative way para consistent yung pagpan niya, is lagyan mo siya ng ano, konting slant. Nakaslant siya pababa or patagilid. Hindi siya talaga diretsong-diretso, pero diretso siya dito sa camera kasi yung video pan head, yung ball head is level naman yung camera or perfectly aligned siya sa horizon. Pero yung mismong slider natin is naka-slant siya ng konti. Konting-konti lang. Tapos, pag binitawan mo yung slider, or ito, yung lock niya, magpapan siya. Yan, ipapakita ko yung... Ito yung pan na siya lang yung gagalaw. Tinitawan ko. Oh. Tapos ito yung pan na ako. Yung tutulak sa kanya. So it takes practice talaga para magawa to. Ayan, inikot ko naman ngayon yung slider natin. Naka-zoom in and out naman siya. Or pan in and out. Ayan, zoom in and out. Ang kagandaan dito sa slider na natin na nasa ball head or dito sa video ball head is ayan siya, umiikot siya. Whoop! Kapag nakalagay siya sa side, so pan left and right. Kapag nilagay mo siya, tinutok mo siya paharap, zoom in and out. So, diba? Tapos ganun pa rin, nakalagay siya sa medyo pa-slant ng konti. Huwag kalimutan ng timer. 1, 2, click. Ngayon, lilipat ko ngayon tong burner natin dito sa gilid. So, kuha na rin ako ng yung lahat sila clear or yung mataas na aperture.
So itataas ko na yung aperture natin sa F8 and then tataasan ko na rin yung then hindi ko tataasan yung ISO kasi nasa tripod naman siya. So ang ibababa ko is yung shutter speed. Yung shutter speed natin ngayon ay nasa 1/2 or 1/1.6 seconds. Napaka haba nung shutter speed na yun. Kaya kailangan talaga nasa tripod at naka-timer yung camera mo. Binago ulit yung setup. So, ito na yung final na layout niya talaga or yung pagkaka-arrange ng mga elements. Sabi ko kanina, dapat merong harmony yung mga elements or yung mga bagay-bagay dun sa frame. So, ito yung sinasabi ko. So, pag tinignan mo yung frame, dapat meron siyang parang mga groupings na, halimbawa, ito, yung coffee. And itong coffee grinder, magkasama sila sa isang lugar. So, parang magkagrupo sila. Ganun din to, yung gas burner natin, yung butane gas burner natin, kasama niya yung butane na doon sa gilid. Tapos, yung gooseneck kettle, nandito rin. Yung mga mugs, medyo parang neutral sila. Pwede siya doon, pwede siya dito. Yung tubig, neutral din siya kasi pwede siya, kasi pwede mo i-pour na lang dito yung tubig or doon. So, nakakagawa siya ng harmony or ng parang groupings nila. So, it makes sense yung mga bagay-bagay. Tapos, itong framing natin, meron tayong accent. Ito, yung kulay orange or itong reddish tone netong burner. Tsaka, itong butane, nandoon siya. So, naggagawa sila ng harmony sa isa't isa and then maganda siyang tingnan. And it also makes sense kung bakit siya nandoon. Halimbawa, ito, yung coffee grinder. It makes sense na katabi niya yung coffee bean. Kasi yun yung i-grind niya. Ganun din tong scooper. Kasi yun yung i-scoop niya. Yung burner, sama niya yung butane. Hindi siya yung, halimbawa itong burner, tapos yung butane nandito sa kabila. Diba? Parang, ano yun, nag-away sila. So ganun, kahit still life tong kinukunan natin, meron siyang mga explanation kung bakit nandun yung mga bagay-bagay. Tapos hindi niya nasasapawan yung pinaka-subject natin na nasa gitna. And kitang-kita talaga siya na nandoon siya. Dapat yung photo or yung arrangement ng mga element is it makes sense. Pwede rin naman it doesn't make sense. Sabihin mo na lang art yon kasi photography is an art. Pero as much as possible, gawin yung may explanation yung mga bagay-bagay, yung mga positioning ng mga bagay-bagay. Kasi nga, photography is an art din. And maganda na meron siyang explanation. Nakalock na yung position ng camera natin. So, gagawin ko sa kanya ngayon is mag-i-stop motion animation tayo. So, nagsimula siya dyan sa nakasetup siya. Tapos, isa-isa yung mawawala. Ayan, tapos ko na i-shoot yung lahat ng materials na gagamitin natin for this coffee montage. Ang susunod na natin is ito namang coffee bean. Pero sa susunod na episode na lang yon. Sa ngayon, ipapakita ko na lang yung final output natin ng photos and ng video clips. So ito yun. So, dito na muna natin tatapusin tong video na to and next time na lang tong shoot natin dito sa Coffee Bean. Thank you guys for watching and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and also my vlogs related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!